Sa ibang balita, pumalo na sa halos 8,000 ang bilang ng mga nasawi sa malakas na lindol sa Turkey at sa Syria. Ayon sa Department of Foreign Affairs, puspusan ang kanilang koordinasyon at paghahanap sa ating mga kababayang apektado ng lindol para agad na maibigay ang kanilang mga pangangailangan. Ang sentro ng balita mula kay Naomi Tiburcio. Naninirahan sa Sakarya, Turkey ang Pilipinang si Imelda kasama ang kanyang asawa mula sa Turkey at kanilang anak. Sa 3 taon niya sa bansa, ang magnitude 7.8 na lindol noong nagkaraang araw ang pinakamalala niyang naranasan. Ligtas si Imelda at ang kanyang pamilya. Naninirahan sila malayo sa sentro ng lindol pero aminado siyang binabagabag siya nang naranasan ng mga Pilipinong stranded sa 10 probinsya na malubha ang naging pinsala. Isang Pinay daw. Asawa niya nasa abroad, nasa sa car sila nag-i-stay, 3 yung anak niya. Diyos ko, umiyak po talaga kami. Halos sino naman po, grabe po yung nangyari. Nagre-ready po yung mga emergency bag, baka po kasi mamaya dito din bandang lumindol. Ayon sa Department of Foreign Affairs, daan-daang Pilipino ang nakumpirmang naninirahan sa mga lugar na apektado ng lindol sa Turkey at Syria. 248 rito ay naninirahan sa mga apektadong lugar sa Turkey. 60 sa Syria. Sa inisyal na pagtataya ng DFA, generally safe ang mga Pilipino. Walang naiulat na nasaktan o nasawi. Ang embahada naglunsad ng Crisis Command Center para sa koordinasyon at agarang paghahatid ng tulong sa mahigit 200 Pilipinong apektado. Siniguro ng embahada ang agarang pagtugon sa mga confirmed at unconfirmed reports sa mga Pilipinong humihingi ng tulong. Ang DFA Office of the Undersecretary for Migrant Workers Affairs, pinoproseso na ang mailala ang tulong sa mga Pilipino. Iniimbitahan ng embahada ang nasa 4,000 Pilipino sa Turkey na may kakayanan na tumulong sa kahit anong paraan, lalo na ang pag-ibigay ng mahalagang impormasyon sa kondisyon ng apektadong Pilipino. Sa pinakahuling datos, lumampas na sa 7,800 ang nasawi sa lindol sa Turkey at Syria. Idineklara na ang 3 buwang state of calamity sa 10 probinsya sa Turkey habang puspusan ang search and rescue operations. Naomi Tiburcio, para sa Bayan.